Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Daction Man, una sa lahat, Miguel Love. Shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ating iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may i-share lang po ako sa inyo mga ka-action, mga kakamping, kabot po ito sa napanood ko sa isang interview kay Police Culinary Jean Fajardo. About po ito sa 170 na bangkay na hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa. Ayon sa statement ni Police Colonel Jean Fajardo, itong mga bangkay na to ay kailangan ipa-autopsy para malaman kung anong naging cause ng kanilang pagkamatay. At isa din po na imbestigahan ang punerya kung bakit nakatambak ang mga bangkay na yan. Dahil nangyari po ito noong 2021 pa, mga ka-action, napakatagal na po mga ka-action, kung hindi pa namatay ang isang middleman sa loob ng Bilibid Prison, hindi pa malaman itong mga bangkay na to na natagpuan dyan. At ayon pa sa isang statement ni Police Colonel Jean Fajardo, ang lagusan po na ginagawa sa loob ng Bilibid ay under investigation pa ng NBI. At ito pa mga ka-action, pagkatapos na lumitaw ni General Bantag, may isa namang pangalan na lumitaw sa Percy Lapid case. Para lubos po natin maunawaan mga ka-action, mga kakamping, pakinggan po natin ang naging pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. Patong-batong at wala rong maayos na lalagyan ang nasa mayigit 100 bangkay ng Bilibid inmates sa isang punerarya. At kaunayan makapanayan po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police, PNP, na si Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Ian. Opo. Eh bukod po sa ito nga, magkakapatong-patong, tapos walang maayos na lalagyan yung mga labi, ano pa po ang mga napansin ng PNP sa ginawang inspeksyon sa mga namatay na Bilibid inmates? Ang napansin po talaga, Sir Egan, nung nag-inspection nga po ang PNP, pati na rin po ang NBI, doon po sa ongoing investigation dahil nga po doon sa pagkamatay nga po ng middleman, ay napansin nga po nila doon yung marami po na mga unprocessed po na mga bangkay po doon sa Eastern Funeral Homes. At ito ngayon po ang gagawin po ng pinagsanib po ng pwersa po ng PNP and NBI para nga po investigahan kung ano po talaga yung naging cause of death nitong mga bangkay na hanggang ngayon po ay nandoon po sa poder po nitong particular na funeral homes po. Yung bang Eastern Funeral Home, siya hubay, accredited talagang matagal na nitong Bucor? Apparently, Sir Egan, siya po talaga yung pinagdadalhan po ng mga bangkay po, ng mga namamatay po, ng mga persons ni Pride of Liberty po. E di sila rin yung may pananagutan dyan kung di maayos po yung mga labi. Tama po yun, kaya po natin dinadala doon sa mga funeral homes pag may mga namamatay po ay proper disposition. Kaya oo, po isa po yan ngayon sa ginagawa po nating investigation at pinagpapaliwanag din po itong nasabing funeral homes kung bakit napakatagal na po itong mga bangkay na to and yet hindi pa rin po ito nadidispose properly po in accordance with the existing laws and rules and regulations po. Meron ho bang binigay na dahilan yung Eastern Funeral Homes bakit nagkatambakan po yung labi? At ito ba'y nangyari? Kailan po? Kasama po yan sa ginagawa nating investigation na okay. Sir Egan, kasi lumalabas nga po na 176 po yung mga bangkay po na remains undocumented. When I say undocumented, Sir Egan, is wala pa pong proper disposition po. Ang sinasabi po nitong funeral homes po ay yung iba po doon ay wala naman pong claimants, kaya hindi po nila ito nadidispose. Subalit may particular po kasi na length of time na dapat mm-hmm. po ay ma-preserve po itong mga bangkay po na ito at dapat po kung wala po talagang claimants ay ma-dispose po sila in accordance po doon sa sanitary rules po with respect to disposition po ng mga bangkay po na unclaimed po. Kapag wala pong pamilyang kumukuha dyan sa bangkay, saan ho sila ililibing? Normally po, ang LGU po, doon po sa kanilang mga public cemetery po, ay doon po yan inililibing with proper documentation po, mm-hmm. kung sino po ba itong tao na ito, na picturean, kung saan po, particular po ililibing to, para in case po na meron pong bigla pong may mag-claim po, ay may maipapakita po sila at least picture po nitong bangkay at yung mga dokumento po na nagpapatunay na patay na po at ma-assist po sila ng ating PNP, pati na rin po yung funeral homes, baka matuntun po kung saan po inilibin itong mga unclaimed na bangkay po. Sila ho ba'y namatay ng natural causes o pinatay din po sa loob ng Bilibid?
It's too early to speculate right now, Sir Egan. Kaya po, magkakandak nga po ng mga autopsy po ang NBI po para alamin nga po kung ano po talaga yung naging dahilan ng pagkakamatay nitong mga tao na ito dahil lumalabas po ay napakarami po. Sabi ko nga po, last year po until na ang discovery po ay umabot po ng 176 itong bangkay po ngayon na iimbestigahan po at isa-subject po sa autopsy po ng NBI. Batay ho ba sa record, ito ho'y nangyari during pandemic lang po? 2020-2021, Sir Egan, year hanggang so at the time po nitong ating discovery dahil nga iniimbestigahan nga po natin yung pagkakamatay nga nitong si Jun Villamo at doon din po na-discover itong mga bangkay na po na ito. Okay, lipat po ako. Yung natuklas ang hinukay naman na lagusan dyan sa Bilibid, patungo daw sa palabas. Ano? Ano na hong latest dito at hindi pala ito aprobado ng DENR? Iniintay po natin yung magiging resulta po, Sir Egan, itong investigation po na ito dahil na po ang NBI po ang nag-iimbestiga nga po dito dahil ang Bureau of Corrections po ay under the jurisdiction and supervision po ng DOJ. So, antayin po natin yan at kung kinakailangan po ang PNP po doon po sa ginagawa po nilang investigation ay tutulong naman po ang PNP po dyan. But lumalabas, initially nga po ay hindi po ito authorized yung ginawa pong excavation dyan po sa loob po ng Bilibid. Colonel Fajardo, kaugnay naman po sa Percy Seria, no? Yung pagpas lang kay Percy Lapid. May lumutang na naman pong pangalan, Herman Agoho. Ano pong kaugnay nito sa pagpatay kay Percy Lapid? Yung paglabas po ng mga ganitong pangalan ay bunga na nga rin po nung ginawa pong mga statements po ni Director General Bantag. Ngunit ang pakiusap nga po ng PNP, let us not lose focus po dito sa ginagawa po nating investigation. At we keep on encouraging po ang Director Bantag na dalhin po niya yung kanyang laban sa proper forum kung sa tingin po niya siya po ay may mga ebidensyang hawak na makakapagpatunay na wala po siyang kinalaman dito sa dalawang murder case involving po si Percy Lapid at si Jun Villamo, ay mas makakabuti po na kausapin niya yung kanyang abogado at mag-participate po sila doon sa sinasagawang preliminary investigation para he can ventilate po yung mga sinasabi po niyang defense at evidence in his favor po. Opo, pero yung Herman Agoho, tauhan daw sina Joel at si Villamor. Well, yung kanyang allegation po na regarding dito po sa Herman na Agoho po ay iimbestigahan din po yan at titignan din po ng PNP yan at ng NBI at kung sabi ko nga before Sir Egan, even yung DOJ and even SILG po ay nagsabi na from the start po is we will proceed where the evidence point us. At sa ngayon po, base po sa mga hawak po natin ebidensya, kasama na po yan yung mga testimony po ng self-confessed gunman at po ng mga persons deprived of liberty, all points to Director General Bantag at ito pong si Security Officer Solueta. But in the event po, during the conduct po ng preliminary investigation, in the conduct of formal trial, may mga lalabas pong ebidensya na magtuturo po na may iba pa pong taong may kinalaman dito sa kaso na to. Bukas naman po ang PNP at NBI na mag-submit po ng supplemental complaint Opo. If necessary po. Habol ko lang po ito, update dun sa inkwento dyan sa Caloocan, Colonel Pardo. Sir Egan, wala pa po akong knowledge po dyan sa sinasabi niyo po inkwento. At alamin po muna po natin, Sir Egan. Maraming salamat, PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo. So yun na mga kaaksyon, mga kakamping, no? Narinig na po natin ang lahat ng statement ni Police Colonel Gene Fajardo, no? Sus Maria Josep, 170 lang yan dati na inmates na tagpuan na patay. Ngayon umabot na ng 176. At kailangan po talaga na imbestigahan niyan kung ano po ba talaga ang naging cause sa kanilang pagkamatay. At nangyari pala ito noong 2021 pa. Ibig sabihin, hindi na gaano kasagsagan ng pandemic, mga kaaksyon, mga kakamping, no? Kaya kailangan talaga ang mabusising pag-imbestiga ng ating mga NBI or mga kapulisan. At yung lagusa na yan, kailangan po talaga imbestigahan kung ano ba ang purpose ng lagusa na yan, ba't ginagawa yan. At dito pa, mga kaaksyon, sa bagong lumitaw na pangalan dito sa Percy Lapid case. Kaya yan po ang ating tutukan, mga kaaksyon, mga kakamping. So yun lang po mga kaaksyon, mga kakamping. Thank you for watching. Have a good day.